Sinetch ite. We do the talk inside the talk. Sinetch ite. We do the talk inside the talk. FNC presents After Dark with Josh, Kate, and Coffee! Wow! Ang yes. Cute naman ang Coffee! Grabe! Grabe tayo, Bi. Nung naka-ano tayo, Bi. Pang-aura. Super aura talaga. Pang-modeling yung mga MPEG natin. Pero yung sa kanila... Sinuotan lang ng pantulog, ay, no? Grabe, true. No? Pinantulugan lang tayo. True. Hindi kasi may ano, may photoshoot kasi kami talaga sa ano. Ay, ngayon nga din eh. Itutuloy siya ngayon. Yung sa mga per kwarto na nakapantulog ka. Oh, okay lang yan, Josh. Kaya hindi na lang kami nagbihis. Okay lang yan, Josh. Naiintindihan ko yan. Oo. Na-sent home kasi siya, hindi niya alam yung feeling. Hindi ko alam kasi yung feeling na ganyan. Sorry. Pasensya ka. Ipapa-feel ko na lang sa'yo mamaya. Pipicturean kita mamaya mag-isa. Sige, okay lang. Solo. Mm. Para naman pagka umalis na tayo dito, may remembrance ka. May remembrance aba, tayo may dito. May balak na aalis. Aalis, no? Aww. Pero by the way, ang ganda ng makeup mo ngayon. Inspired by... Koke, charot. Koke! Akala ko Koke. Grabe. So ngayon, ang live natin ay about sa recap ng Koke. Yes. Sa mga ganap sa buhay ng kasi Koke. Kasi kagabi, about sa M&M naman, diba? M&M and Doranks. Huwag tayo dun sa mga yan. Dito tayo sa Koke. Koke layag. Koke layag tayo eh. Yes. Koke layag. Yung mga brown hearts, huwag muna kayo dyan ah. Tabi-tabi muna. Muna kayo. Ano muna? Cookies muna. Sino yung brown hearts? Sila yung Doranks. Actually, sa amin yun eh. Huy, hindi Huy! Mo. Ay! Hala. Ang original. Nagsasalita na. Hindi brown kasi talaga yung sa Koke. Oo, pero pero ano, di dapat ayun, nag-brown ka. Pinalitan na lang ng cookies pag emoji, gano'n. Brown pero ka for dapat. The brown sorry, kami. Pero okay lang yun. Cute pa naman ang brown. Ito talagang si Jowa. Pag wala talaga si Melly, ako talaga yung pinoponterya. Kasi nga, okay tayo. So, dapat naka-brown tayo. Oo. Okay lang, brown skin naman ako. Okay, pwede na. Ay, hala, yung Doranks, yung isa sa Doranks nakasilip. Bakit yung nanay kayo? Ko, gusto niyo makap sa akin yan. Ay. Gusto naman si Morings. Huwag kayong humakap yan, kakatapos lang mag-biking yan. Alam nyo ba, 3 days nang di naliligo yan. Actually, pang-apat na dalawa ngayon. Dalawa na ngayon. Diba? Proud na proud pa siyang sabihin. True. So, eto na nga, ang ganap ngayon sa Koke. Grabe, naalala mo ba yung nasa Twitter, nakatambay tayo sa Twitter, tapos bida-bida ang post ni Kumu. Ginamit true, pa ang ginamit Koke. Ang Koke. Ayan! Diba? Ayan, di joke lang Kumu ah. Joke ML lang ha, pero yun talaga yung nakita namin eh. Naka-separate photo talaga ang Koke eh. Oo, bakit gun ginagamit ni Kumu si Koke? Saka dami-daming ano, nakasama sa Boracay. Naka-different picture ang ano Koke. Kamusta nga pala ang experience ang isang Koke sa Boracay? Ayun, siya muna tanungan natin. Kasi hindi, ikaw ang lumaban ng campaign. Tapos, ayun, di ba lumaban siya ng campaign? So, ginol mo ba talaga yung top 2 para maisama ako or sadyang ano lang talaga? Hindi, goal ko talaga doon yung may plus 1 talaga para masama ko si Ana. Pero hindi pa, di pa niya kasi nun alam yon. Surprise nga, ba't mo sasabihin ang hinanong ulo mo? Kaya nga. Tapos, ayun. Ay, grabe. Tapos, pero nag-ano ako sa kanya, nag-ano ako sa kanya, no? Nagda-doubt siya. Baka hindi ako ang isama mo dyan, baka hindi ako yung first ano mo. Oh. Kaya ako naman, kami ng time ako na naman, na kilala niyo siya. Ako. Sobrang dali kong kausap. Eh, di ko naiisip mo yan. Bahala, kaisipin mo lang. Mm. Diba? Mm. Kasi yung goal niya talaga, ikaw ang isasama niya. Mm. Mag-away kayo sa him. Tsaka pinag-usapan na namin yun na. Mag-away kasi, tayo kasi o hindi. Kami nag-away. Mag-away tayo o hindi. Itutuloy ang Boracay. So, yun yung time na, di ba, yung
issue. Yun yung issue na ano, in episode yung issue na yun, parang na-film. Tapos kinabukasan, flight namin papunta ngayon, Bora. Gabi, gabi. Pero kahit galit na galit ako sa kanya nun. Hindi mo galit. Kasi sabi ko, hindi ako galit. Pero ang sama talaga ng loob ko sa kanya nun. Pero inisip ko na nag-promise din kasi ako. Talagang sobrang hesitant na ako na ituloy yung Boracay kasi masama talaga yung loob ko sa kanya. Imagine from iyak, bigla kang pa-flight. Pa-flight, tapos magsasaya kayo sa Boracay. Tapos kasama mo kayo, nakaaway mo. Paano mo na maiisip na ma-enjoy mo yung Boracay kung ganun yung ginawa sa yung kasama mo? Tapos alam, tapos wala kaming ano, wala kaming pansinan habang nakasakay ng aeroplano talaga. Ay, kahit first time niya. Alam niyo ba, first time ko mag ano, sumakay ng airplane. Hindi, kasi actually, first time ko mag-Bora, first time ko mag-airplane. Kasi fear of heights ako. So kahit sobrang takot ako sa heights, talagang tiniis ko na hindi ko siya kausapin nang makarating kami ng Boracay, babe. Grabe naman yun. Grabe naman ang pride. Oh, pero pagdating namin sa Boracay, doon namin napag-usapan na? Ng, hindi, napag-usapan ng masinsinan. Ah, nag-usapan sila ng masinsinan. Usap lang. Ikaw naman, usap wala lang. Wala naman akong sinabi. Usap lang. Lang. Kumain. Hindi, yun din pala. Kaya naisip ko ituloy din yung Boracay para makapag-usap kami ng maayos. Masyado na kaming stress talaga din sa loob. Noong time na yun. Parang alam yung bugbog ka na talaga sa stress. Tapos, bottom pa ako. Be, halata na sa mukha. Tapos, ayun, bottom pa ako noong time na yun. And, parang may part sa akin na, parang, tinatamad akong lumaban kasi alam mo yun kakasimula kakapasok mo pa lang actually kakapasok mo pa lang tapos ayun bigla kang nabotong anong nangyayari yung parang ganoon tapos nagle-live lang ako sila ani live talaga sila nagle-live lang ako pag alas 12 pag tutungtong lang yung alas 12 ng gabi tas tigwa 1 hour pa yun tas ayun last day na din ako nag-campaign. So, parang expecto na talaga na hindi ako magtatapon kasi hindi ko siya nilaban ng todo. Sabi ko, kahit hindi ko siya ilalaban ng todo kasi parang sa akin, parang hindi naman sa ano yung ulo ko na hindi ako maaalis, ganun-ganun. Pero kasi, alam ko naman ginawa ko yung lahat. Tsaka binigay ko naman yung, ano, yung best ko dun sa loob. So, true. Sabi ko, kakapasok mo pa lang. Tsaka actually, kakapasok ko pa lang, ganun. So, sabi ko na, ano man ang mangyari, okay lang, tanggap ko. Kasi at least na-experience ko, nakasama ko siya, ganun. So, ayun. So, sa halo-halong emosyon na nakuha ni Ana sa ano yun, sa pag-stay niya sa pag-stay ng season 4. In-enjoy talaga nila yung Boracay. True. Pero na-enjoy na. True. Paano nyo na-enjoy ang Boracay? Paano nyo na-enjoy ang Boracay? Ilang araw pala yung Boracay? Three days. Ano yung sagot ko? 3 days, 2 nights? Sagot niya kagabi kasi yung chef doon sa talk dumating, sabi niya, ilang araw kayo sa Bora? Sabi niya, ano, 3 nights and 2 days. Tapos tawa ng tawa si Jetro kasi hindi niya maintindihan. Sabi ni Jetro, ano pong nangyayari sa'yo? Kakapasok pa lang ni chef, in-stress mo naman agad. Tapos napaisip yung, ano eh, yung chef eh, napag-ganan. Huh? Ano daw? Ganun? Paano naging 2 days and 3 nights? Sagot ko pa, 3 gabi tsaka 2 araw. Sabi ko, tawa sila ng tawa. Sabi ko, bakit? Tama naman yun. Sabi ko, pinaglalaban ko yung ano ko, statement ko. Wow! God shock! Pinaglalaban ang statement. True. Uy, kahit wrong, pinaglalaban. 3 days and 2 nights. Three days and two nights. Anong ganap? Sa 3 days na yun. Ano, 'di ba pag nanalo ka doon sagot nila yung kakainan nyo, yung ganito, yung ganyan. Kumiwalay kami. Matibay mukha namin, may sarili kaming lakad. Aba. Para kasi ang habol, 'di yung tubayan, isang habol ko lang dun. Talaga doon yung ano, masikat na resto, yung mga ganun. Hindi, ang habol ko lang doon yung sa ano ticket at saka yung accommodation. Tapos bala na kami mag-enjoy sa buhay namin. Hindi talaga yung pero epic party. Pero pumupunta kami pag ano, pag may party doon na. Uy, may party ganito oo, oras kasi ganito. Nila kami. Ultimo si Kumu nagme-message sa IG ko, nasaan na kayo? Oh, diba? Sabi sa iyo ginamit sila ni Kumu eh. Okay, shipper pero si ang may hawak ng Kumu, ang ganda niya. In fairness. Oh, Kokay shipper. Kokay shipper. Ko din. Kasi hindi naman sila kukulitin ng ganun. True, kung ano, true. Diba? True legend. Kung iba yun, hindi yun kukulitin. Tsaka pili ko hindi lang siya Kokay shipper kasi the past few weeks din,
Pati din ang Gail B. Puro siya post, no? Kumo ano? Kailan mo kami post, ha? Oh, pero nagulat kami nung bigla kami hinila sa ano, BNK ba yun? Oh, bigla kami yung live? Bahay ni Kumo. Kasi pinapunta lang kami doon, sana for dinner. Tapos biglang, ito ipasok nito sa live. Oo, imagine mo yun na ang, sa Dows of Collab ang nag-represent nung mga ganun si Angge. Oo, hindi lang kami nila-expect. Si Gail. Di ba yung mga sobrang malalakas talaga sa atin, yung mga ano talaga, yun yung mga, ano... Uyun yung mga ano, uy. Pwede bang sukatin yung leg? Hindi kasi talaga kasi parang sa amin ang standard sa mga ganun na magi-guess is ang girl talaga yung ano. Kasi before ano eh, alam niyo na, ayaw mabash. Wangge. Before. Oo, yun si Angge, si Ward, tapos si Gail. Alam mo yung mga ganung mga standard talaga ng malalakas talaga na. Kasi pag sinama mo kami dun, parang konti lang naman din viewers namin. Kumbaga, hindi kami kagaya ng views nila. Pero nung nag-ano kami, pumasok naman kami dun. Tumas sobrang, naman yung views. Tapos sobrang ano naman, sobrang saya. Kasi alam mo, imagine mo yun na, lo, pwede pala tayo dito. Mm-hmm. Yung parang gano'n. Hindi lang pala tas sila. Tapos tonto kasi sila sa amin kasi naikipagbardagulan kami sa kanila dun mismo sa live. Oo, napanood mo ba yung ibang clips, no? Napanood ka ibang clips nun sa ano eh, sa Twitter na eh. Mm. Na ini-interview sila about sa Koke, yung ano nila. Tapos, meron pa ako napanood sa TikTok. Nagulat ako, biglang may bagsakan pala dun ng one minute. Sabi ko naman, ay, sakla naman, hindi namin alam. Tapos buti na lang nanonood yung mga spenderism namin dun. Kasi kung hindi, napahiya kami dun. Napahiya. Nakaawan? Nakaano naman? Oo, may nagbabagsak. May nagbagsak naman. So far, mga chocolate is grabe ang support sa Koke talaga. Lumalayag yung ship ko talaga. Anong feeling mo? Proud na proud ka ba na sobrang layag na layag nito? True. Kasi simula sa season 3 pa kasi yan, nung first ever Kumo Challenge, nagsimula yan, yung follower sprint. Kasi yung pagka the next day, partner kami ni Kuting. Palagi siya kasing kasama kay ano, kay KK. Tapos palaging naglalandian na yung dalawa. Ay! Oh, yeah! Ay, sinip mo na. Pero actually, bago kanya piliin nun, pinili niya ako dun sa follower sprint. Oo, pinili ko siya din. Actually, dun niya lang ako first time napili kasi hindi naman niya ako napipili ng mga nakarang. Ha! Wes! Hindi ka pala tapos, dapat talaga yun. Hindi pala dapat ikaw yun, no? Second option lang pala ako. Oh, hindi, ah! Ano? Pero hindi, habang nagda-live kami, kukay layag, ganyan. Ah, so doon pala nag-start ang Koke. Ako yung nakaisip, Koke. Nakakatawan. Koke. Ah, ikaw talaga nag-name ng Koke? Hindi, si Mahalia. Si Mahalia. Grabe. So ayun na nga, kung ako man din, mapapasama sa Boracay, mas enjoying ko na lang din kasama yung, kunwari, tayong dalawa. Magkasama tayo kesa sumama sa mga ano. Diba? Mas nakaka-enjoy kasi yun. Mas nakaka-enjoy kasi yun na na-enjoy niyo yung self niyo doon. True. Nang hindi lang kayo nag-focus sa kung ano yung kinampaign niyo. Pero good. Kasi 'di ba sabi nila, humiwalay sila sa mga event. Ano ang bang mga ginawa? Sir JB, nagre-recommend si Sir JB na kung ano yung pupuntahan namin. Tapos sige, kami naman sunod. Hindi si ano din. Actually maaga yung gising namin. Maaga kami nagising noon for lunch. Nangako kami ng lunch sa kanila, nasasama kami ng lunch, pero hindi talaga. Nag-lunch kami sa sa Two Season kasi ni-recommend ni Sir JB, masarap daw yung oyster sisig at saka yung ano, four cheese pizza. Kasi din kami. Ito pa ang pinaka-lap trip, di ba nalasing kami? Na doon sa ano, sa hindi. Doon sa wala kami sinasabi. Nalasing kami. Ito si Akla, nagugutom. Sabi niya, order daw siya ng pagkain. So, ang in-order niya, hindi niya tinitingnan yung mga price. Sabi niya, eto lang sa akin, yung mga baby ribs, yung mga ganon. Nag-order ako ng ano, na mga steak, mga ganon. Kasi nga, syempre, ganun naman talaga kinakain ko ever since. Sabi niya sa akin, ikaw, ano sa'yo? Sabi ko, ano lang, ganito lang sa akin, parang beef kineme, ganyan-ganyan. Oh, may kanin na yan. Oo, meron na po, ganyan-ganyan. So, cook. So pagkuha, so dalawang ulam lang. Pagkuha, 4K. Sabi ko, ay, ano ba yan? Pero siya nagbayad. Pero nagulat ako. Tapos, nung nag-two season kami, sabi ko, sige, pili ka lang sa'yo. Ang napili niya yung shrimp. Ako, ano lang, sisig lang. Oyster sisig, magkano lang yun? 400 lang. 400 lang. Si bakla, nasa 1,000 mahigit yung order niya. Apat na pirasong ipon. Apat na pirasong ipon lang yun. Kasi may first kami kinainan doon sa ano, sa Boracay na isang plato na para balat na na-shrimp talaga. Tapos, 400 something lang. So, ang iniisip ko dun sa tag 1,000, akala ko ganun din karami. Parang
platter siya, ganun. Be, sinerve sa kanya, apat na piraso. Sabi ko, eh, kung bumili ako sa palengke ng 3 kilo, di ba? Napakain na namin. Tapos ikaw na nagluto, di ba? Kahit ano, kahit kapitbahay dun sa ano sa hotel, di ba? Napakain mo na. Grabe naman yung 4 lang tag 1,000. Gano'n naman kalaki yung 4 na yun. Gano'n, yung gano'n. Ganun. Yung ganito, yung ganito. Yung normal size. Oh, yung normal size. Ganun talaga, yung ganito. Oh, tapos hiniwa lang sa gitna, tapos may ano na, palaman-palaman sa gitna na sauce, ganon. Binaman, ano ba? Grabe no, kakain ka lang ng shrimp, 4 pirasos, ganun lang kaliit. Diyos ko, kahit ako, di, kahit may pera na ako, di talaga ako ganyan. Ako din. Oo, doon talaga ako sa praktikalan. Nagulat, kaya, nagulat talaga ako. Wala bang karinderya dito? Yung tag-50 lang, mga kaya, pares, ano, mga ang ganun. Ang lesson natin dito, titingnan muna natin yung price. True. Oo, for the true legend. True kasi legend. Pag hindi mo tinignan yung price, nakakagulat talaga eh. True. Paano pagulo ka palang pera? Tapos ito, minsan true. Din, minsan din, pag pumupunta kami ng Baguio, halimbawa sa Baguio, tapos bumibili kami ng ano, mga pagkain doon. Eh, ang sinasabi sa amin ng waiter, ano po, good for 2 person or 1 person na lang. Tapos, so, ang in-order namin is yung ano talaga, yung malaki yan talaga. Mm-hmm. Kasi nga, pang good for 2, ganyan-ganyan daw eh. So, pagdating, aba, pang buong barangay ang mga inaano. Hoy, true. Parang, doon yata ata sa Dagud Menu, ata. Ayan! Yeah. Diba? Where? Ang dami, B! Grabe! Kasi sabi niya, pang ano, apat kasi kami nun, ako, si best friend yung ko, si mama small, ko, yung pa, si Ana. Parang sabi niya, good for 4 daw. Aba, nung binigay sa akin, alimbawa, sa ano? Parang good for 10. Barangay, B! Alimbawa, small, may large. So, ang small, pang 1 person daw, ang large, pang 2 to, ano lang, to 3 person. Nagulat naman kami sa ano, sa large na in-order namin, parang bilao na yung mga ganuan. Pero in fairness, ang sarap and mura. Masarap, masarap. For the true legend. Hindi, wala. Ayun, yun. Mahigi na rin talaga. Kaya lang, B, ang dami naman kasi nun ng 4 person daw, pero pang barangay na, no? Parang iti-take out mo na lang din yung mga, ano eh, mga sasobra eh. So, ano na may nga, picture ata ako nun eh. Nang, yung parang sa The Good Menu na nakita ang daming order talaga. Pang ilang person teka, ang order G-Fam yun? Galing kayo dun ha? Yeah, yeah. Yun, dun din kami dun kumain. Sa Dagud Menu. Pumunta kami dun kasi super sarap, super ayan recommendable. Ayan yung nabash din kami kasi ginaya daw namin kayo. Yun yung nirecommend sa amin na masarap eh. Yung gagawin. Ano, yung time kasi na after nila mag-Baguio, nag-Baguio din daw. Yun yung time na nagbaragulan ang ano, ang Gail, tsaka ano, ang Twitter. Okay, ang Twitter. Grabe naman ang mga person. Sinagot ni Ana yung tweet. Kaya nung time na yon ano, for kami ang pinakauna-unahang mga taong nagpe-perma ng ano, about sa ano, content creator na oo, na bawal na magparinig yung addendum. Dahil sa amin kaya nagkaroon ng addendum. Grabe naman kasi ang thinking nyo, nag-ano lang ang angle. Hindi ba sila pwedeng mag-Baguio din? Eh kami nga nun, gusto din namin mag-Baguio, wala lang kaming pera, B. Kung may pera lang kami, eh din natamay kami. Be. Oh, ay, ganyan. Oh, yeah, ang dami. Sino ang nag-ano niyan? Ano? Nagbayad alam niyan. Alam ko, sponsor yan ng sponsor vendor niya. Pero tingnan mo. Parang birthday, no? Mm-mm. Parang pwede ka na mag-birthday simula, party. Dalawang table to, ha? Dalawang table na yan. Punong-puno. For the world. Tapos, ang dami pa kami na take out. Pag kinabukasan, hindi pa rin siya naubos. Nasira na lang yung iba. Kasi parang ganyan kadami talaga. Ang dami. Grabe. Parang ay, pwede ka nang mag-birthday. Yung ano, yung parang ano, beef, ano, may ampalaya. Beef ampalaya. Ang sarap ng mga ano. Meter dun. Ka ba? Hindi. Gusto mo? Ulo. Nga? Sige na nga. Oo, yun ang lang cute. Parang ano. Sana pala nagpantulog lang din tayo. Sana nga. Ay, hindi naman kasi natin alam. True. So, alam kala kasi natin, uy, kokay pala yung oo, guest. Kasi kailangan formado ka, formado maganda kayo, kasi ka. Kasi kokay na yan, kokay eh, pag ganito, pagdating pala, ay, nakapantulog. Parang tinulugan lang tayo, Bino. Parang tinulugan. Okay, next naman, ang ating pag-uusapan ay ang kanilang campaign naman nitong nakaraang araw lang. Yes, ang sila, Shangri-La. Grabe. Sila po ay nanalo naman ng Shangri-La. Grabe no, grabe na. Nag-Boracay. Tapos ngayon Shangri-La. Shangri-La. Tapos, hindi lang ano, hindi lang isa ang nag-campaign sa kanila. Dalawa silang sila. Dalawa. Sila pang dalawa ang nanalo. Trip ko lang yung campaign kasi, na yun. Nag-stop nga ako. Hindi pagkita ko lang, sabi panalo daw ako. Ay, ka talaga. Tapos ano kasi parang nasa part sa amin na kahit isa sa lang sa atin makapasok para makapag ano tayo, makapag vlog na naman tayo, ganyan. So, para makapag, ano kasi sabi niya sa akin, ilaban mo yan, ako nga nung Boracay, ilaban mo yan, sabi sa akin. Hindi kasi, tapos, ayun
sabi ko sa kanya, pag may gala-gala, ano, laging ako yung nagka-campaign. Sabi ko, tapos sabi ko, ikaw naman mag-campaign ka din para dalawa tayo. Kasi ako kinakampaign niya yung mga aircon. Ayan, praktikalan siya. Ano sa'yo yung kalahati ng split type na aircon? Hindi, kasi para yun sa bago nating bahay. Hala, inisplok na nila. Hala. Iba pa yung condo nyo. Wala, nabinitaan. Yun na yung ano, yung bagong bahay namin. Nakasama namin sila daddy. Tapos, ayun, nag-ano ako, nagka-campaign ako ng mga ganun. Kasi, pag ano tayo, Para malamig. Hindi. Para hindi pagpapawisan. Oo, para hindi. For the true legit. Diba? Para komportable. Yes, totoo. So, ano nga, anong nangyari dun sa campaign? Dalawa kasi sila nanalo. Para magkasunod pa ata kayo, actually, diba? Actually, si Carl nanalo. Nag-aayaan nga kami yung Carlia. Sabi Oo, mag-vlog kayo. True. Diba? Sabi namin sabay-sabay na lang. Sa 14, sabi namin, ay, hindi naman basta-basta ibibigay yan ng Kumoy. Matagal pa yan. Mayroon. May schedule yan ata. So after pa siguro ng concert yung magagamit yun. Ay, perfect. Pero okay lang ang mahalaga meron. True. Mas perfect yun pagka after, ano, pagka season 4 kasi, After season, Shangri-La. Shangri-La, diba? chill. Yung dinala mo yung marami mong gamit sa Shangri-La. Yung nakakaya eh. Pagkatapos ng season pa naman, ang daming bitin. True. Minsan daw nilalagay na sa ano, garbage bag. Sa trash bag na, to the point na pero pasok na lang lahat-lahat. Oo, alam ko yan, di ba? Kahit di ako season under. Season 3 ang ano eh, ang daming nagpack ng nasa garbage bag lang. True. Kasi hindi naman expected na uuwi ka ng ganun kadami yung ano, yung dalahin mo, di ba? Kaya iba din sa pakiramdam kapag naging season ender ka. Which is hindi ko na-experience, pero iba din tala sa pakiramdam. Iba pa rin talaga pag season ender ka. Oh, diba pa? Lalo na yung costume talaga nila kasi ngayon, ano, na pang ano nila yan, yung pang season end na. Naalala ko tuloy yung season 3. Pang nakapantulog din kami lahat. Pero ano, one sis kayo lahat o kayo lang dalawa? Kami lang dalawa. Na ganito. Bida-bida sila. Sabi pantulog daw eh, kahit ano lang daw eh. Dadasteran ko na sana eh. Kaso, magdadaster na pa naman niya kanina. Aba, daster. Mabulak. Nagtatampo ako sa'yo kanina. Hindi kasi ganito kasi yon. Sabi niya, punta ka dito, usap tayo, ganyan-ganyan. Kaya sa'yo may gagawin. Ano yung gagawin natin una nun? Tapos bigla kang umalis. Yung parang magpipicture sana siya ng something sa Sobeat, sa ano, promotion, ano, video. Tinawag siya ni Sir Gerald. Sabi ni Sir Gerald, alika muna, ganyan, usap muna tayo sa taas. So ako, nakahiga ako dun sa ano, sa living room, hindi sa labas. Hindi yan yung kaya mo pinakuha to. Iba? Akala ko sa ano, yung hindi. Sa living room. O, dalawang beses kami nagtampuan sa isang araw. Pero ito yung una talagang tampuan naman kaninang umaga. Nagsuot ako ng ganito. Sabi niya, hala, ba't ikaw may ganyan ka? Ba't ako wala? Sabi niya, sabi ko, yan na lang suotin mo yung binili nating pangtulog. Kasi may binili akong pantulog. Yung tigda dalawa-dalawa. Sabi ko, paano pa naging couple to? Labahin yung sayo. Kasi nasa labahin sa akin. mahilig ako magsuot ng pantulog. Eh, siya, di naman sinusuot niya yun. Ano lang naman niya sinusuot yun pag umalis kami, ganun. Sabi ko, ay, hiram na lang tayo kay Sweet. Tawagan na lang natin si Sweet para ano. Para, actually, hindi na to kay Sweet. Sa akin na to. Kasi sinuot ko na. Wala na si Sweet na to. Okay lang. Kasi naalala ko. Kaya namin napaghinalaan din si Anna at si Sweet ang papasok. Kasi nga, bumili sila ng ganyan. Tsaka umalis sila ng sabay. Oo. Tsaka yung nag-content pa sila na ano, na dalawa sila. Kaya nung time na binili nila yan, sabi namin, papasok yung dalawa. Nang dahil so, wag mo na ibalik kay Sweet yan. Nang dahil kay Sweet at kay Kuting, nakapag-samgyup tayo. Nakapag-samgyup sila. Pero ano, gusto na nga namin aminin yun eh, pero may part sa amin na syempre, may addendum tayo, ganun. Na bawal mag-ano, mami na mga ganun. Wala, perdaanan. Nag-send pa ako ng picture na nakaitim ang buhok ko. Sabi ni Akla, ay wala, hindi kulay ang buhok mo dyan. Yung mga old videos na nakaganoon ako, nakapicture ako, ganun. Nung pinapasend ka namin siya na naka-bad finger, hindi siya nag-send kasi feeling namin talaga. Siya na yung papasok. Hindi tapos, siya nag-send. Ang excuse niya pa noon, hindi, may shoot ako. May shoot siya. Anong shoot? May shooter! Wow! Hello, wow. Galing, no? Aswan talaga sila. Sana ganun din yung pag-iisip natin minsan. Si Meli kasi. Meli kasi?
Ah, ang cute niyo nakakatawa. Pero after na ano? So ayun na nga usapan. Aside sa Shangri-La, ano nga ang anong mangyayari sa Kokey? Anong mangyayari sa Kokey after ng season? Wait lang, parang narinig ko yung sa Bohol. Kasi parang ang sabi sa amin ni Nazaira dito, nagpa-plan ang mga love team na pupunta ng Bohol. Nag-uusap-usap sila sa loob na pupunta sila. Kami nila, Gil, nagpa-plano na kami ng Siargao muna. Kaso, hindi lang namin sure kung makakasama kami sa Siargao. Bakit? Kasi syempre, hindi naman din kami free din palagi. Kagaya nila. Hmm. So, yun. Hindi rin namin alam kung ano yung uunahin namin. So, parang yung gastos pa Siargao, yun, iisip din namin. Mm-mm. Eh, kasi kakalipat lang ng bahay. Actually, kakabili ko lang ng bahay. Tapos, binili mo? Binili ko. Grabe, ang yaman ni Kuting. Wes, low-key mayaman. Pero yung binili ko is dalhouse. Oo, dalhouse. Ano, tapos ito nagpa-plano ding bumili ng car, ganun. So, parang nasa ano namin, sa isip namin, parang wag muna kasi parang ma-out of budget tayo pag ganun. Oh, praktikalan so, na talaga muna. So, parang nagdadalawang isip pa lang naman. Unless may sponsor kami. Ay, napaparinig ba siya? Kung ano na, alam nyo na. Mga kakay dyan, sinong gusto mag-sponsor ng Siargao namin? At saka ng ball namin. Kami na bahala sa plane ticket namin. Oh, alam nyo na. Kami na bahala sa pocket money namin. Alam nyo na. Sama nyo na. Hindi, kasi nung nag-Elio kami before, may nag-sponsor. Dapat ano yun, palawan. Mm-hmm. Ang sarap sa feeling nun, no? Na may magsusponsor. Totoo. Sponsoran kita, dos yung akin. Oh, yung ano, ako piso, yung fair ticket sa ano, pa-plane. Yung tagpipiso. Yung piso fair ticket. Oh, merong ganun eh, di ba? Oo, may piso fair ticket. So, ayun nga, after nilang tama naman yung desisyon na wag muna. Kasi galing, yung yung pleasure naman, pwede namang anuhin yan sa mga susunod na buwan, susunod na taon. Yes. Mas okay din. Ang galing, no? Yung ship ko talaga, napaplano na sila ng bahay. Oo, no. Parang nung dati lang, ano, nagsiship-ship ka lang. Ngayon, ship-ship lang ako, tapos na sila. M&M lang sila. Mm. Parang ano, yung bibigay ayuda lang ako, gano'n. Ano ba yun? Yung The House of Us? Huh? Yung nagpaplano sila, DJ, tsaka si Catherine. Pero huwag mo tayo umabot sa punto na baka hindi naman matupad. hindi yan. Hindi natupad naman yun, pero bago nila natupad, nagkasakitan pa sila. Yung siyempre, may mga ganun talaga na problema ka na magkakaaway kayo or something. Parang pero dadating sa point na ano, magtatanong ka na, may plano ka ba? And then, tinatanong ko rin kasi si Ana kasi ayoko nung naka-petics lang. Kumbaga, ako kasi, yung buhay ko naman before, planado din talaga, naka-organize yung mga gusto kong mangyari sa life ko. Mm-hmm. Diba? Naka-kondo nga ako eh, mga ganun. Mm-hmm. Eh, ikaw, I mean, bago tayo pumasok sa kung anumang papasukan natin, dapat meron kang concrete plan or hindi lang concrete plan, dapat may backup plan ka din if ever hindi nag-work yung plan mo una. Ayun. Tama. Kasi ano, maglalandian lang tayo dito, mamamatay tayo sa gutom dito. May point. Totoo yan. Pwede naman kayo maglandian on camera. Diba? Tapos pagkatapos, buhay ulit. Mm. Isipin natin ulit kung anong pwede natin. Ano. So may plan ba kayo since nasa point of ano na kayo na parang bahay, lupa, or sasakyan, gano'n na yung mga inisip nyo. Meron ba na, like, anong naiisip nyong plan to sustain or to have those ano plans na ano parang business or ano? And then, naisip ko din talaga mag-business. Siya din, naisip niya din mag-business. Kasi tapos, diba, paano mo makukuha yung goal mo na magkaroon ng bahay, lupa kung sa ano ka lang talaga, sa online ano ka lang online industry ka lang magsa-stay. I mean it's ano, it's achievable but it's ano, it's siya matagal. Permanent ba? It's just an, ano lang, temporary lang siya. Yeah. And then ano, napag-usapan namin before na if lalabas tayo or tapos na tayo sa ano sa season na to, magbi-business tayo about sa mga clothing kasi siya ano, fashion designer din daw siya before, so may ano siya, may background. Hindi na siya kasi sa ganun. Before ako pumasok dito, mag-open na sana ako ng sarili kong business. Alam niyo yung retail. Yeah. Yung ikaw mismo yung may mga mananahe sa bahay namin. Ganon. Tapos, bulk order o order rin siya. Tapos, i-sell ng ibang tao. Hahire ka lang na parang mga... Ayun, naka-in-house ba tawag doon? Yung mga mananahi. Yun. Ganon. Actually, so, ganyan yung mga malalakas na clothing line nagsimula ngayon.
Tsaka kung clothing line, yan talaga yung pinaka-top one. Kasi kung iisipin mo yung clothing line na own brand mo or yung t-shirt na tatak-tatak, parang hindi ka uunlad kasi sa ganun. Kasi madami kang kakompetensya. Yes. True. Madaming the same, almost the same design lang. Pero kung lang ikaw yung nagde-design ng iba't ibang design, tas ipapabenta mo sa iba, yun yung mas malakas. True. Kasi kagaya ng, for example, yung mga ganitong binibili natin sa market, parang ito, itatahiin nila na sa kanila tapos ibebenta natin. Oo. So, mas kumbaga, malakas ano siya. Kumbaga, wala siyang brand. Mm-mm. Kumbaga, pwede nyo siya sa akin bilhin and then ire-rebrand niyo siya. Kukunin niyo yung brand ko. Yun yung bala kong ano. And then, kapag medyo kilala na, dun tayo mag-re-release ng mga own brand natin. Mm. Na limited lang. Kasi syempre, ang target ko dito yung mga student na gustong pumorma tapos ka po sa budget. True. Mm-hmm. Ang nice nung idea, alam mo kasi nung high school pa lang, business-minded. Iniisip na din talaga namin yung ganyan. Kasi diba, may in-orderan kami na retail siya. Mm. Na wala silang brand. Kumbaga, bulk orders lang yung kukuhanan mo. So maganda talagang business yung bulk orders na ganyan. Tsaka yung retail. Kasi ikaw na mag-pro-produce, madami, para kang nagbebenta pero nagtutulong sa iba. Diba, ganun. Actually, tsaka gusto ko din pag nasa province or sa family ko, magbibigay ako ng business na, alam mo yung calendar, yung mga ganun. Mm. Kasi galing ako sa ganun eh. So, may na talaga kami, may background na kami sa ganun. So, malakas talaga siya hindi siya probinsya, parang lungsod. Mm. Tapos daanan ng mga truck. Nananarbaho, ganun. Oo, doon sila nag-i-stop. So, parang may background na ako sa kung gaano kalaki yung gagastusin tsaka kita araw-araw. So, ang laki niya din talaga. Malaking tulong din yun pag puro business. Money generating siya. Totoo. Alam mo, nakakatawa yung ganitong usapan, no? Businesses. Na parang business-minded sila pareho. True. May goal sila. Na hindi lang pala sila content creators, hindi lang sila pang entertainment. Oo. Tsaka naalala ko tuloy, parang gusto ko kong sampalin nung sinasabi nila dati na parang ang bansag sa kanila dati is, hindi naman bansag, pero parang sinasabihan sila dati na for lang kayo, content. Pero kung makakausap mo sila talagang dalawa, makikita mo yung genuineness sa isa't isa, tapos yung plans at goals nila. True. Nakakatawa. Sana all. Diba? When kaya? Oo, totoo. When kaya? Magkakaroon ng mga host. Kasi yung mga guest dito, puro may mga plano sa buhay, may mga may mga ganap sa buhay. Yung mga host kaya, kailan? Parang lahat tayo dito single, no? Isa lang, Dorenks. Mm. Dorenks lang meron. Dorenks lang kami meron. Oy, meron tayong issue. Ay, oo, may issue. Sino yun? Yano and issue. Yano and issue. Ishi and Yano, Isho. Galing ng diba? Galing niya na Isho. Huwag sila. Ayun na nga. So, usapang buhay tayo. Mag-move on na tayo sa mga question and answer na sino ang mas? Para naman mag-lighten ang mood natin at mag-hyper na tayo. Let's go. Legend. Marami kaming questions dito para sa inyong dalawa. True. Unahan muna, jowa. Unang, sino ang mas? Sino ang mas mahiyain and why? Siya. Oo, siya. Kasi alam mo yun, pag sinasabi ko sa inyo, hoy, dito tayo, makialubilo tayo sa kanila, ganyan-ganyan. Magsaya tayo sa kanila. Sasabihin nyo, ayoko dito ka lang. So, ang ending, nasa gilid lang kaming dalawa talaga. Nakano, tapos sila, ganun-ganun na doon. Tapos kami, nagaganun-ganun na sa isa. Ganun. Kasi hindi ko din naman siya pwedeng iwan. Kasi may times na, uy, parang, sinasabi ko kayo, punta ka doon. Ayaw mo lang akong iwan. Oo, kasi ayoko din siya iwan. Kasi pag, kahit sinabi mong pumunta ka doon, iisipin mo, ay, pumunta talaga doon. Yung thinking talaga na ganun eh. Pumunta talaga doon. Mag-isa lang talaga siyang magsasaya. Yung parang ganun. Iiwan niya lang talaga ako dito. Yung parang ganun. Uh-oh. Okay, next. Sino ang mas makakalimutin? Makakalimutin? Parehas. Parehas. Lalo na pag may halimbawa ako, may sinabi ako ngayon, tapos kinabukas, makakalimutan ko na, ay, sinabi ko na pala yun. Oo, makakalimutin yan si Anna, yung mga gamit nga niya dito nun, pakalat-kalat, hindi niya na alam kung kailan niya na ilagay dun eh. Kaya kapag palagi siyang bumababa, naka-backpack na siya. Kasi para isa ang gamit na.
Bumababa. Guys, bumababa si Ana dito nung ano pa siya. Naka-backpack siya. Andun yung tubig niya, yung laptop chargers, phone holders. Para pagbaba niya, nasa isang bag nasa lang. Nasa isang bag lang. Ganun po makakalimutin si Ana. True. Tapos para pag ano, isahan na lang pagbalik. Para walang ticket. Next, sino ang mas lampa and why? Si Ana. Alam ko talagang si Ana. Bakit? Laging nadadama. Kasi... nasa lang yung... yung nandun. yung nasa labas ng mansyon. Yung nag-inuman diba? Tayo, nadapa ako doon sa labas ng mansyon. Dito yung nag-inuman dito, na nag-conte tayo dito, nadapa din siya. yung pinakita ni Sir Jamie, na nadapa si Ana dito. Tapos yung nakita ko sa upload ni Kay, nadapa siya na sa may harap ng mansyon. Grabe na mong buhay ito. Para. Uy, kala mo, ikaw di ka na ano, alam pa. Oh, nung nasa taas, wala namang... may sinasabi ba ako? Wala namang humps. Ba't mo, ba't mo sa akin pinupuntir yan? Wala. Nung nasa taas, wala namang humps, natalisod ka pa. Sorry kung ano, sorry kung madikit yung chinelas ko. Oh, next! Sino ang mas sikat sa school nung high school? Ako. Siya siguro. Kasi then, hindi naman ako kilala nung high school ako eh. Kaya din ako medyo nakilala sa TikTok kasi kilala ako sa school namin. Below elementary, narasa mo yung dadaan ka ng wall, may naghahawian. Huwag siya! Ano to? Mapya? Alam niyo ba? Anak ng mapya. Kasi bully ako nung ano. Kaya din kung pala. Kung ako'y iwas din ako eh. True. Takot kang mabully. True. And then, tsaka nung high school, lagi kasi ako nagpa-pageon, tsaka ano ako, benta ako sa mga extracurricular. So, di ba gymnastic player ako, tapos nag-ano ako. So, parang extracurricular ka, tapos medyo mautak, and then medyo, ano, bad. Nasa kanya na lahat. True. So, kaya ka talaga makikila walang, sa buong school. Walang gustong kumalaban, yun. Ako, hindi niyo ako tatanong eh. What ano na? Kasi, nung high school ako, hindi talaga ako kilala din sa amin eh. Tapos, ano, tapos ngayon nga, nagugulat na ako mag-chat sa akin yung mga famous sa school namin eh. Hoy, baka nakalimutan mo na ako. Loo. Ay! Sino yun, B? Ano na ako nangyayari sa mundo? Sabi niya, pautang daw. Tapos sabi niya, sikat naman na daw ako. Grabe naman ang person. Basihan pala sa sikat yun. Oh. Ay, sikat lang po kami, pero wala po kaming kapera-pera. True. Saan ka sumikat? Pwede pa utang. yun yung katuloy nun. Sasabihin ba kung saan sumikat? Oo, yun na yung katuloy nun. Next! Sino ang mas maalaga pag may sakit ang partner? Ako. Si Ana. Minsan, nautusan ko ito. Alagaan mo naman ako! gusto niya kasi lagi siyang binibaby talaga. Ito si Agitano. Yung alam mo yung kumain ka na, ganyan-ganyan. Tapos maya-maya, hindi ba siya kumakain na, ganyan ba siya? Anong gusto mo, susubuan pa kita? Ginaganon-ganon ko siya. Tapos maya-maya, mahal, alagaan mo naman ako. Pero inaalagaan pero ito, naman maalaga ako. Talaga si Kuti. Kasi alam mo, no, ano, year-end party ng talk. Di ba, andun kami sa, ano, ng bar. Siya yung nag-alaga sa akin nung nalasing ako. Saan? Ayan, mga year-end. Uy, alam mo, sobrang ano talaga, sobrang nakaka, ano, no, makikita mo si Kay sobrang tapang, sobrang palaban. Pero pag kay Ana... Talagang gusto niyang binibaby siya ni Ana. Alam mo yung iba din kasi yung feeling na ano sa isang person mo lang mafi-feel yung diba? Binibaby. Alam mo yung difference ng ano ng sa ibang tao. Oo, sabihin natin sobrang maldita ni Kay, matapang si Kay, ganito magsalita si Kay. Pero pag dude kay Ana, pag sila lang dalawa, di ba? Parang hindi mo makikita. Ano? Love mo ko. siguro hindi mo na ako mahal. di ba? No. Meron ka. Hindi totoo. Hello. Hindi. Ayan. Hindi totoo. Huwag ka tumawa. Love mo ko. Gaganyan ka siya. Eto, kanina, nag-away. Eto. I-share ko lang. Ayun, yun na nga, natutulog ako. Tapos ito si Akla, ginigising ako. Alam mo yung pagod na pagod ka na sa buhay kasi walang sakong tulog talaga doon. Tapos, ano, ang sakit pa ng ulo mo. Tapos bigla kang, lablab mo ako. Ano bang nangyayari? Alam mo yung nagising ka, ano bang nangyayari? Tapos, hindi ko siya pinapansin. Pinalo-palo niya yung pet ko. Napikon ako. kasi nga, natutulog nga talaga.
talaga ako, tulog na talaga ako. Sabi ko, oh, shoot, tayo, di ba makaramdam to? Sabi ko sa kanya. Ay, di ba? Ang cute lang mo. Ano, walang kaangasan na ngayon? Oy, maangas ako. Ganun yun. Short hair. Short hair na maangas, short hair, sa ano, maangas. Public. Mm. Sa private, kaya, ano, malambot. Kaya minsan nami-misinterpret siya kasi matapang siya sa ibang. Pero pag nakilala niyo talaga siya. Baby mong short hair. Okay, next. Sino ang mas madaling mapikon? Ito. Alam mo yung pag ina, pag siya ang nang-aasar sa akin, tapos pag napikon ako, mas galit siya. Tapos pag siya ang inasar ko, mas galit talaga siya. Oo. So no choice ka talaga. Oo, oo. Hindi ko alam kung saan ako lulugar minsan. No choice talaga siya, no? Kasi pag galit si Kay, pag napipikon siya, galit siya sa'yo. Pag ikaw naman napikon, galit pa rin siya sa'yo. Galit pa rin siya. Kaya nga, yung minsan, ang ingay-ingay mo, eh di na nahimik ako, maya-maya, hindi na kita maramdaman. Ano yun? Anong nangyayari sa mundo? Grabe ang pagka-moody, no? Saan ba yun? Sobra. Diyos ko naman. Next. Sino ang mas impatient? Siya pa din. Alas na sa kanya lahat. Yung tanong niyo para sa kanya lahat gata. Alam mong sabi, kada eh, nasa iyo na ang lahat. Oo, totoo. Impatient din naman siya kanina ang ginagawa niya. I-edit akong deliverables, tapos nagkakain din ata ako noon. Sabi niya, umorder ka na kasi ng donut. Eh, bawal mong umorder ng donut mag-isa. Ayan, hinold yung donut sa guard kasi bawal mag-order. Ang kulit niya, no? Bawal ano, nga eh. Sabi niya, ikaw kasi nakakainis ka. Ayan, tuloy, umorder na ako ng donut. Maya-maya, after 30 minutes, mahal, bawal pala mag-order ng donut. Tapos tinawag ako ni Mama Carla, at ang kapal pa ng mukha, pangalan ka pa yung gamit. Grabe. Sabi ni Mama Carla, "Gay anak, ganun ako. Mama, wala pa akong order." Sabi ko, tapos bigla siya naglakad. Hindi kasi nakalagay kasi doon 4K Agitano. Hindi ko pa kasi na-erase nung nandito pa ako sa FNC. 4K Agitano. Maka matitiket pa ako nung wala sa oras. So hindi mo pinalitan pa. Hindi pa eto nga, may nilagay din siyang note sa ano sa Grab. Yung para sa hindi na sorry. Ko pa natatanggal. Sabi ko sorry, bati na tayo. Eh every time na may kada order kay Ana, sorry, may bati sorry, bati na tayo. Ano nangyayari? Hindi naman sila nag-away pero galing lang pa sila nag-conquer. Oy, sorry, bati na tayo. Ay. Next. Olo. Oy. Oh, next. Sino ang mas wawa ikikis? Sa lips daw. Sino ang mas sweet? Hoy, marek. Ito. Ah? Sino ang mas mareklamo? Mareklamo. Yun pala. Muna. Eh siya, parehas. Parehas kami dalawa pala, parehas. Mareklamo talaga kami. Pag matagal, halimbawa, nauna siyang mag-ayos. Bilisan mo na, ganyan-ganyan. Pag ako naman ang naunang mag-ayos, bilisan mo na, ganyan-ganyan. So parehas sweet lang talaga. Same. Oh, sino ang mas sino sweet? Ang mas sweet? Ako. Siya. Hindi kasi ako masyadong showy kasi ano na, lalo na pag sa public, na ganyan-ganyan sa akin. Baby, my leg. Sabi, kiss. Sabi ko, ayun, tumingin ka na dyan. Wait, ang parang nag-aaway kami. Oo, kasi sasabihin ko, ano, ikaw pa nalugi sa akin? Sasabihin niya, ano kinakaya mo ako, ganyan. Tumingin ka. Ano, nalugi ka ba sa akin? Hindi naman ganon. Kasi diba, minsan naasari ko siya pag maraming tao. Alam ko, mahal mo ako? Kasi mga ako sa harap nila. Hindi kasi na ako kasi, hindi alam mo naman ako, diba, na iba yung image ko talaga sa TikTok na, yung parang pang bardagol. Tapos hindi mo akakala yung magaganon-ganon sa public na, kiss mo ako. Wait, lumay ko rin to si Ana sa atin eh. Yung parang pumatong ata si Kay sa ganito. Oo, yung sa ano. Yung... Ayala, dinadog show ko siya kasi sabi ko, ano, uupo ako. Eh, wala akong upuan eh. Ano akong upo? Sabi ko, gagawin. Nainis siya, alis ko dyan, maraming tao. Ayoko, gagawin. Oo, kasi kita, sabi. Ikaw ba naman, daanan na sasakyan dito, tapos nakakandong sa'yo. Ano bang nangyayari dito? Ayun. Ano mga first one? Napikon na naman siya. Oh, at least. Sinasabi nga namin sa inyo, sweet talaga to.
kinaano niya lang na mukha siyang masungit and everything. Mm. Next! Sino ang mas magastos? And explain. Si hala, anong ako? Ikaw? Ikaw. Parehas tayo. ano, hindi, oh. Hindi. Ano? Kain daw di. Ginagastos. Uy! Wait! alam mo yung nag-order siya, pinangalan sa akin. Tapos ako, wait lang, nagkamawag ako sa pagtawag ka, Josh, bayaran mo. Ako yun. Oo. Okay, tapos sabi niya, mo pa sa akin, Josh, pinangalan mo pa sa akin. Pero siya pa rin nagbayad, o tas bumili pa siya ngayon pang regalo niya kay Angge. Tapos sabi niya, buti na lang. Parehas daw, oh. Tapos si Angge, kinukuha na yung regalo, hindi niya pa birthday, gagamitin daw. Hi, Glyza, Castro. Kasing tool, ay kasing ano ba nung binili mo nung nakita namin? Hindi, ganun. Mas mahaba yung sa kanila. Mga ganito kaaba. Grabe na. Sakit naman nun. Grabe naman yung haba. Aba, sabay sila. Oh. Ay, okay. Pero magaso si Ana, lalo na nung... Nung alam nyo ba, nung hindi pa para kaming, wala pang super something sa amin, hindi pa deep. Kung ano, nalalaman ko, nakakagasto siya ng mga 41,000, bibili ay lang siya ng damit. Yung mga ganun, sabi ko, saan gagaling pera? Grabe naman ang person. Grabe ka naman sa akin, saan gagaling ang pera nito? Sabi mo, ay, pero nakano, napapatapos. Tala. Tapos, ano, bumibili pa siya ng kung ano-ano para sa ibang tao, di naman siya minamahal pabalik. Oh. Oh, di ba kaya magastos ka? Huh? Oh, yung, uy, alam mo, gusto ko yung boots mo na sa Shein. Ah, yung white. Yung tag, ano. Bigay mo sa kanya. Tag, uy, yun, ang liit ng pa ako. Kaya nabigay mo kay Toki. Ay. Okay, next. Sino ang mas mabait and explain? Ako? Ay, mabait ka ba? Suntukin kita sa ulo. Alan. Generous kaya ako. Totoo yan. Ako. Bakit ikaw? Ako. Hindi kasi, ka mabait pag nakatalikod na wala na. Mabait talaga ako. Sa'yo lang hindi. Sa kanya ko lang pinapakita yung ano ko, yung dark side ko. Uy! Dark side, namamatay ba siya ng tao? Bakit ka mabait? Ha? Bakit ka mabait? Wala lang. Ay, ano mabait lang ka pala, bilan mo nga ako MacBook. Ba't ka bibilan? Eh, meron ka na. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Mabait ka ba? Mabait nga kayo. Bilan mo nga ako AirPods. Diba? Diba na true legend? Kiss nga. Sa lips. Sa lips nga. Sa lips. Yo. Ay, nagtototbrush. Oo, ganun na yung kiss na nila eh. Alam, hindi. Ganun, oh. Ganyan, tas yung kiss lang ganun. Sa Carlia. For the Carlia. Next B. Uy, ano yung lumalabas ng bra? Sino ang mas magaling magluto and ano ang special? Ako! Paksiw na bahus! Pangit ka ng luto mo eh! Oh, grabe naman! Parang mag-aawad natin! Alam niyo ba, ako nagluto nung carbonara namin noong New Year's Eve. Yung sabi ng daddy niya, ang sarap ko daw magluto. Except lang sa mga ulam-ulam, hindi siya marunong magluto. Marunong ako mag-paksiw. Yung paksiw kasi, alam niyo yung challenge ng THOC, dinog show ako sa comment section kasi... Mali-mali yung luto ko kasi sa palayok, ano, yung mga dating, ano. Palayok. Aba, bakla. Ang kinuha ni Hide, walang asin, walang paminta, tubig lang, at saka bawang at alam luya. Alam mo yun, ano, parang, ano, niluto lang sandali yung, ano, yung isda. Isda. Tapos, alam mo, ginawa ko, walang pinirito lasa ko. Ay! Pinirito ko, saka ako binuhusan ng tubig. Walang grabe lasa. Grabe naman po ang paksiw ng isang kaperito muna. Parang tapos, ginawang ano, sweet and sour. Diba, ang ano nun, ang last nun, parang nagpe-plating. Sabi namin, parang, ano ba yung luto nyo? Parang ni-recycle. Tapos sobrang sama ng ugali ni chef. Kasi, ano, yung balat ng hipo ng kabila, inilalagay sa plate namin. Ano, basaraan yung plate namin? Baka akala kasi leftover. Baka... Kaya inilagay dun yung sa shrimp ng kamila. Stream paksiw daw by K. Paksiw by K. Okay, next. Sino ang mas antukin? Ako. Ito. Laging tulog to eh. Minsan lang ako matulog eh. Kaya minsan lang ako natulog. Kaya naba nasa ako kanina. Gising-gising pa ako. Eh, minsan lang ako matulog. Nambingin mo ako. Kaya katang pinapatulog muna. Pinapatulog ka naman. As ginigising mo naman agad ako. Kaya...
Next, sino ang mas maluho? Ano yung maluho? Yung bili ng mga magamit. Halimbawa, yung bibili ng... Hindi, bumibili lang ako pag kailangan ko. Yung ano, wants ba yun? Oh, paraging inuuna yung wants, kumbaga. Hindi, ito. Kasi nung ano, nung kakasimula pa lang namin, binigyan na ako ng mga jacket. Hindi naman luho yun eh. Luho ba yun? Kasi binigay ko sa kanya, luho ba tawag? Hindi naman ata. Hindi naman. Ang luho yung halimbawa, biglang gusto ko ng iPhone ngayon, bibili na ako. Bili agad. Naalala mo yung sabi ko, nakita ko, ay gusto ko ng iPhone 14. Hanggang ngayon, hindi pa ako bumibili ng iPhone 14 kasi hindi naman practical. Hanggang may nag-ano na, sponsor na. Wow! Thank you sa nagbigay. Mga ano yung mga ganun. Kasi ako, parang... Maano magastos ako sa iba pero pagdating sa sarili ko hindi. Madamot ka sa sarili mo. Madamot ako sa sarili ko ganun. Ikaw okay, madamot ka sa sarili mo. Oo ako. So halata. Totoo talaga. Totoo kasi yung mga madamot sa sarili, yun yung mga may future, may mga nagsiset ng future talaga na mas inuuna nila yung future kaysa yung pangsariling ano lang. Minsan nga, ikaw na lang ibibili ko, wag na ako. Kasi syempre, practical, di ba? Ganun. Ano yun? Sana all. Ha? Hotdog? Ah, sa'yo ko. Ah! Aww. Nakakainis. Okay, next. Galit ka pa. Ikaw lang akin. Sino ang mas iyakin pag masaya at iyakin pag malungkot? Ano to? Ako. Ako, mababaw yung luha ko eh. Mabilis ako umiyak eh. Ito, mas nakakagulat to pag umiiyak kasi out of nowhere, bigla siyang umiiyak. Talaga, nag-e-episode siya eh. Pag ganun. Wala nga lang camera. Wala nga pag umiiyak, may camera. Ako, mababaw kasi talaga yung luha ko eh. Na pag... Uy, hindi mo na ganun eh. Mababaw lang yung luha ko. Pag... Kagaya nung nakaraang ano, nakaraang live ko na nagpapakita ako ng picture sa kanila na... Picture ng daddy mo na may sulat sa likod. Oo, personal. Aba, ginawang coat. First time ko pala, ay ano, sa tagal-tagal ko na tinago ng picture na yun, tapos dun ko lang nakita na may sulat pala ng tatay ko, ganun. Kasi nagda-doubt kasi talaga ako sa love ng daddy ko before. Kasi sabi ko, ano, baka hindi ako love ng tatay ko kasi lagi lang siya nagtatrabaho, tapos ayaw niya akong makasama, ganun. Tapos na ano ko yun, na bata pa pala ako nagsusulat siya ng ganun, napaiyak ako. Kiss. Ganyan. Okay, next. Ako na naman ang magiging Steve. Pilit ko sino ang mas Steve. Okay, next. Sino ang mas matagal maligo? Wala, kasi sabay kami naligo. Hey! I see red! Red! Matagal maligo si Ana kasi isang buhos lang goods na minsan di pa ako naliligo eh. Sayang kasi tubig, save the water, guys. Uy, alam mo, ganyan din ang motto ni ano ni Moreng. Sabi niya ang ganun. Sabi niya, feeling ko maliligo kanina pero naalala ko na nasa CR na ako, baka madami nang binabayaran si Sir JB dito. Wag na lang ako maligo. Aba, hindi nga naligo! Hindi na ako naliligo pala. Hay, Diyos ko. Pero mabango ako. Sobrang bango ko. Oo na nga. Bakit hindi ako mabango? Huwag kang mag-aag sa akin mamaya. Mabango hindi daw ako mabango. Mabango nga. Ulit-ulit. Sino ang mas? Steve. Kuripot. Ako. Kasi naalala mo nung bumibili na tayo ng gamit sa condo. Wala, huwag na yan. Ang mahal niyan. Hanap pa tayo na mas muna. Oo. Shasha pala. Hindi, sabi ko sa inyo, practical ako kahit mga kumagastos. True. Next, sino ang mas malakas kumain? Eto. Lagi niya ako sinasama pag kumakain, siya ang nangyayari. Ako yung tumataba, siya yung hindi. Hindi kasi, 'di ba? Baka mas mabilis yung ano, yung metabolism ni Kay, kaya kahit anong kain niya. Ganyan na ganyan nga ako. Tingnan mo, ako din palagi yung inaaya niya. Oo, siya ang tumataba. Sila ni Melly ang tumataba. Next. Sino ang mas mapagmahal? Ewan ko. Sino? Boss kay mapagmahal. Boss kay mapagmahal. Hashtag 19. Panghabang buhay mong mamahalin. Good Feeling kasi, ano, si Kay. Ako. Si Kay. Oo, mas showy siya eh.
Pero mahal naman naman ang isa't isa. Hindi, pero mas hindi ako showy. Pero pag, ano, pag comfy ako dun sa tao, dun ako showy. Kung naman di tayo close, ishow ko sa'yo na mahal ka. May point, may ang labo may yun. Point. May point. Malabo may point. Yun. May point. True. Next. Sino ang mas sumpungin? Ito, ako. Si Simang. Lagi siyang nakasimang. Pag ano ni Mama Carla, di ba, magkasunod kami, paglakad, tapos nakasimang siya, sabi ni Mama Carla, ano nangyari na naman dun sa jowa mo? Ay, sa ano mo, sa best friend? Jowa! Ah, jowa! So, ibig sabihin, hindi na sila best friend best premium. Premium. Yeah, best jowa. Premium. Jowa. Parang one time si Carl, nakita niya ako nakaganon ako. Ganunin ko yun, oh, nakasimangot ka naman. Si Carl Impin. Kulot na naman yung noo mo. Ay, nakasimangot eh. Kaya nga si Celine, pag nakikita niya ako, nakasmile. Wow! Nakasmile. Mm. Pagbababa siya. Okay po. Next, sino ang mas adventurous? Ito. Ako. Lagi siyang nag-aano, nag-aaya. Dito tayo, ganyan-ganyan tayo. Masaya dito, maganda dito. Minsan nga na-feel ko, napipilitan na lang siya. Kasi, alam mo yung palimbawa, pag wala na kaming kakainan, mag-search ka naman, di niya daw alam yung gagawin niya. Sige, ako na lang. Alam! Paano pala pag naligaw tayo dito? Manalo kami. Only love ko sa TH Classic. Wow! Congrats! Pero nahihiya naman ako, wala naman ako ambag ngayon. Ano ba yung ano challenge? Ano, bagsakan ng tayas. O, di ba ang mga spender mo ang nagbagsak? Sabi hindi, nakaraan niya, yun. Ah, nakaraan. Mm-hmm. Okay. Next! Ay, wait lang. May plan ba kayo na ikutin ang mundo po? Ay, mundo eh. No? Ang Pilipinas. Oo, pag ikutin yung mundo niya. Naikot ko na siya eh. Kasi hindi. Siya yung mundo ko. Ah, kiss. Ito, kiss na, kiss na. Sige, after live, pwede kayo mag-slap. Dry na talaga yung lips ni Kuti. Hindi. Ano, pagkuha ko ng passport, siguro aalis kami. Kasi ang dami dapat nga mo si Singapore kami ng ngayong January kasi inaaya siya ng mami ko. Sama daw siya. Ang daming sponsor namin eh, si ano si Captain. Sabi, alin na kayo ni Kay dito sa ano, Japan. Wow. Ganon. Tapos si Mama ko sa ano daw, sa Thailand. Gusto ko kasi kumain ng scorpion eh. Scorpion. Ako na yun. Pinapain ba yun? Oh, meron ganun sa Thailand. Mga oo, exotic animals. Mga exotic food na ano, pinapride. Sa Thailand talaga ipis, maraming ganun. So, scorpion. Lulutuan na lang kita ngayon ng ipis. Yoko naman din sa Pilipinas. Nakakadiri naman yung ipis dito. Bakit yung ipis ba doon? Ang pagkain nila hotdog? Hindi. Mas malinis din kasi naalagaan yung mga yun. Andun may... Alagaan din natin yung ipis. Ikaw, alagaan mo! Okay, next. Yeah. Sino ang mas makulit? Eto, napipikon na ako kasi pag kinikiss niya ako, ginaganyan niya talaga. Ginaganyan niya, nasusugat-sugat niyo dito kasi naka-brace ako. Naba mga gano'n, gumaganan ako sa kanya. Mas makulit to. Away to. Away na. Kung away na, sino ang mas? Selosa or seloso? Si Ana. Do. Ikaw ano? Nga eh, kahit sino pinagsisilosa dito. Na. Sabi ko na away to. Sino? Kahit tatabi lang ako sa ano sa mga content creator, ayoko maging masaya ka sa kanila. Halika dito. Pero joke lang naman yun. Yung sasabihin ko, huwag sasabihin ko sa kanya, huwag kang tumabi kay Gail. Nagsiselos ako kay Gail kasi tinatabihan mo siya. Ganun. Pero pa-joke feeling ko pares lang. Pa-joke same. Lang yun. Same lang. Mm-hmm. Same lang kayo ng level kapag ka nagsiselos. Mm-hmm. Same lang. Isa lang pinagsiselosan ko eh. Mema ka? Isa, suntukin ko ulo mo. Grabe naman, suntukin ko ulo. Grabe naman. Aba, magsusuntukan talaga ako. Grabe talaga sila mag-wording sa isa. Suntukin ko ulo mo. Parang hindi naka-BFF premium. Gusto mo bang ihampas ko to sa ulo ko? Oo. Oh, ihampas mo. Gusto mo bang ihampas ko to sa ulo ko? Oo, hindi na sa kanya, no? Sa ulo ko na lang. Next, sino ang mas pasaway? Si Ana. Oo, hindi umiinom ng gamot yan. Totoo. True. Makulit ang ulo niya ni. Oh, hampasin namin ulo. Alam mo acidic na siya. Talagang may pagpipilitan niyang uminom manggat kahit sumuka na siya ng dugo. Laban. Kaya minsan pag sinasabi ko, hayaan niyo siyang mag-inom pag namatay ka. Kasalanan mo 'yan. Ganun na lang talaga eh. Ganun na masasabi mo eh. Ay. Ako na lang papatay. Ah! Papatay kita ng pagmamahal ko. Tama na to. Ala, tama na to, guys. Tama na. Nag-freeze na tayo. Pinapatay mo na ako dito eh. Feeling ko tama na talaga to. Grabe naman. Grabe no. Meron pang dalawa eh. Ah! Wag na lang. Wag na lang. Tama na. Tama na. Nag-enjoy ba po kayo? Hindi.
Ay, hindi. Alam ko na kung hindi, dapat tayo yung ano, dapat tayo yung tanong. Nag-enjoy ba tayo? Nag-enjoy tayo. Parang, feeling ko. Oh. Yung mga guests natin dito. Oo. Thank you for having us here in FNC. Okay. Sobrang nakakatuwa. Kumuha ka ng papel pag kiss challenge natin to. We're very honored to have you guys here in the FNC Live. Grabe naman. Hoy! Hello. Akala ko sumunggab na lang ano to. Hindi, sa mukha lang. Hindi naman. Ah! Hoy! Ano ba yan? Grabe naman yan. Kinalat ang buhok ko. Okay lang yan. Cute ka pa rin kahit ganito na yung bangis mo. Patayin ko kaya to. Oh, ang kala to. No, it's not. Pretty ka pa rin. Kiss nga. Kiss nga, kiss nga. Nose. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan yung, kinakainisan ko sa kanya lagi. Nakukulitan ako sa kanya. Kasi ginaganyan. Oo, oh, nagpipicture kami kanina sa ano? Sa kwarto. Sinakal-sakal ba naman ako doon? Kaya nabibigon ako. Nakukitan kasi ako kay Ana. Tapos nakaganto pa siya. Tapos pag gumagano ganun siya. Ang cute-cute niya. Para naman sira ulo. Sabi ko. Oh, sige, pangit ka na. Ano, parang, payag kang pangit ka. Pwede din. Pag ang sinasabing ano, close kayong lahat. Closure, ganyan. Biglang, closure. Ah, diba? Ang cute, busy. Para-paraan din, oh. Alam ba? Ang laki ng season 4. Ang laki ng season 4. Lumaki yung season 4. Lalong lumaki, no? Lalong lumaki yung season 4. Naging FNC siya. Ay, Diyos ko naman. So, ayun nga. Nakikita niyo ba yung ganito sa live nila? Hindi kami ganito sa live. Sa sarili nilang kami. Live? Hindi kami nakikita sa live kasi hindi naman itinututo namin yung camera. Ay, oo, pansin hindi, namin. Yung sa live niyo na solo? Yung solo. Oh, hindi kami minsan, ganito. Minsan. Kasi pag nagla-live kami, oh, trabaho mo yan, trabaho to, dun ka. Pag live ko, nanggugulo siya, pero pag live niya, napipigun siya pag nanggugulo ako. Kasi pag nanggugulo siya, yung alam niya may magbabagsak, teka lang, binabasa ka pa, hinihina niya ka pa pala yun, hala, hindi na magbabagsak to. Diba, ang cute kasi makita sila na ganyan, no? True. Parang iniisip kasi, oh, maraming iniisip yung tao sa kanila, pero ganitong side nila, kami lang si hindi ko alam ah, pero kami kasi nakikita namin to palagi sa kanila. Kaya ako tinatanong if nakikita ba ng iba sa live. Diba? Ang saya kaya nilang panoorin pag ganyan. True. Diba? Alam nyo ba, since wala kayong Twitter, pinost ko lahat ng mga videos. Kaya nga daw. I mean, nag-send sa amin. Pinost kayo mga videos nyo. Na, ano daw, tapos nakita ko na lang sa GC namin na ano daw, may nakasulat na. Oo. Meron kasi ako mga pinupost ng mga videos. Nagpo-post daw ikaw ng mga videos doon. Lahat ng videos sa cellphone ko na mga ayuda. Yung kinikilayan niya ako. Yung ano, yung tinanggalan kanya ng makeup. Mm. Tapos yung nakahiga kayo sa couch. Ang dami ko pang hindi na po-post eh. Ayaw kikilig ka. Hello? Ayaw kilig. Siyempre, sa'yo lang ako kikiligin. Kiss nga. Alam nga naman kay Josh. Oo nga, dapat sa'yo lang. Kiss nga. Hindi, ganito ako miss. Parang pang-kiss ng bata. Oo. Vacuum. Vacuum kiss. Kiss. Smile ka nga. Ayoko magkaka-foundation niya dito. Arte mo naman. Minsan nga, nilalap-lap mo yung foundation eh. So, ayun na nga. Thank you guys. Nag-enjoy po ba kayo dito sa After Dark? Thank you very much sa pagsubaybay. Ngayon ay mahigit isang oras na naman tayong nag-usap-usap at nagkulitan at nagtawanan at sabay-sabay na naging third wheel at fourth wheel at fifth wheel dito sa live na ito. Steve. Yan. Edit nyo na lang mamaya. So, ayan. Thank you very much sa mga nag-stay. Thank you sa mga cookie fans dyan sa comment section na nakita namin yung mga cookies nyo dyan. Mm. And thank you very much, syempre, sa cookie na 130 ang binagsak nung gender reveal. Wow. Huwag sila. Ang kapal pa ng mukha ko magsabing lalaki. Yung pala, babae. Sabi ko nga sa'yo, ayaw maniwala sa akin.
Ayun. So, huwag nyo silang hahamunin sa mga ganyang event dahil hindi po sila nagpapatalo. True. Ayun. Thank you very much po sa inyong lahat. Inutang lang po namin yung 5K. Kaya baka hindi na kami magbagsak. Nalala ko to sabi niya. Gcash mo na lang babalik. So, ayun. Thank you so much, Koke. Dahil nag-enjoy kami yung kasama kayo ngayon. At sana nag-enjoy din po kayo dito sa amin. Sa pag-guest po sa amin. Sa pag-guest po sa amin. Thank you very much, guys. At sa mga susunod na live namin. This is Kate. And this is Josh. And this is Fairfax Network Channel. And Koke, bye! Bye! Thank you, Cookie. Cookie. Sinetch ite. Inside the ball.